sa kakapili ko, although hindi naman ganun kapatok yung jeep na binabiyahe niya, ang nag-agaw pansin sa akin, yung conductor niya. Yung conductor niya ngayon, edi, syempre, may itsura. Gwapo para sa gay. Alam na. Edi, nung pagtawag sa akin ng conductor niya. Taing nga may itsura eh. Ayun. Si Inday sa makay na. Ang nakakatawa pa. Doon ako sa likuran ni conductor. Oh! And then, ayun na hanggang sa sakay ako sa likod. Siyempre, ang mga conductor at driver doon sa Cogyo, kahit hindi kilala basta chicks ko, no, kinakausap. Bola-bola, bola dito, bola doon. Okay, si Inday na bola ni conductor. And then, after, noong araw na yun, wala pa naman, ano, pangyayari. Basta konting kausap-usap lang. Then after, hanggang sa nakilala ko na yung jeep na yun, sila na yung lagi kong inaabangan. And then, 2 times kong sakay, si conductor nang hingi ng number ko. Eh di, ito naman, eh syempre, dahil crush na crush ko si conductor, agad-agad na binigay ni Inday yung number. Hindi binigay ko yung number ko. And then, nung gabing yun, nung hapon na yun, kasi panghapon po ako nun. Nung hapon na yun, nag-text sa akin si conductor. Tutut! Nasa school pa ako nun. Eh di, ako naman, wow! Pwento nga, makikipag sa crush. Ah, syempre, DJ. Teenager ako ng high school life yun, di ba? Eh, di, ayun na. Basa. Tinex niya. Yung kilikili. Nag-text sa akin si conductor, pwede ba tayong mag-meet? Oh! Si Inday naman, ay, yes, big yes! Oh, sabihin mo mga ilang taon ka nung time na yon na estudyante ka? 15 years old. 15? Oh, pagkatapos itong conductor na makilala mo, ilang taon na ito? Siguro mga nasa 1920s like that. Ganun, oo. Kasi ganun yung mga edad ng mga conductor dyan, oh, no? Mga nagbabiyahe dyan. Opo. Tapos ito na, yun na nga, edi si inspect ko si conductor, ano, sakto uwian na namin. Sabi niya, antayin kita dito sa kanto ng Pransya, dun sa kanto ng sinasakinan to. Edi ako naman, syempre, nasa jeep pa lang ako, pauwi ng Pransya, dun sa mother ko. Sige na, ano, ayos-ayos na. May perfume, may cologne-cologne na, gano'n. Oh, syempre. Pero hindi, although hindi ako nag-makeup kasi bawal ako mag-pulbos, bawal ako mag-pulbos. Hindi kasi ako nag-ganan. So natural. And then, ayun na, hanggang sa, pagdating dun sa Pransya, kinakabahan ako. Kasi syempre, trash ko, diba? Wow. Ngayon, ang leeg ni Inday, yung mahaba na, nasa ano ba si conductor? Maya-maya, nag-texas sa akin, sabi ko, nag-texas ako, where ka na? Andito na me. Where na you? Here na me? Ayan. And then, sabi niya, nandito na ako sa kanto. Tapos, nakita ko yung driver niya. Halos nandiyan sa tabi ko lang. Isang dip ako lang. Eh, di, tinitingnan ko si driver. Kasi gusto ko rin itanong ko nasaan si conductor. Maya-maya, sabi ko sa kanya, nag-text ako sa kanya, uy, nasaan ka? Nandito si driver. Yun pala yung driver yung katext mo. Yung pala, si driver pala yung katext ko. Yes ko. Hindi na, nung pagsabi niya, ako to yung katext mo. Ang paglingon ko. Ay, hindi na ako nag-reply. Sabi ko na lang, lumapit kasi sila sa akin. Sabi ko, ay kuya, nagmamadali ako. Pagagalitan ako ng nanay ko. Ilang taon na itong driver? 25 po siya nung that time. Tapos ikaw mga 17 ka noon, ganun. 15 ako. 25 siya. Yeah, 10 years gap namin. Pwede ayun na. Yung sabi niya sa akin, sandali lang, kakausapin. Sabi ko, hindi po kasi nga eh. Baka mapagalitan ako makita ako. May kausap ang lalaki. Bawal na ba? Kaya hindi ko talaga siya type, hindi ko talaga siya gusto. Kasi yung conductor nga sabi mo kanina, poging-pogi. Oh, tapos yung driver. Kasi si conductor, ang problema si driver, hindi ko gusto. Kung anong gwapo ni conductor siyang, yes, yummy ng driver. Grabe siya. Ang sana akong ang sama akong asawa, no? Tapos? Ayun, nasabi niya sa akin,
Sabi sa akin, sandali lang, bigyan mo muna ako ng sandaling oras. Nag-antay ako sa inyo matagal. Sabi ko, eh bakit sinabi mo mangantayin mo ako? Ang expect ko si conductor, ang kachat ko, ang katext ko. So, sabi niya, pwede ka ba namin, kasi may kasama siyang chaperon mo. Ang chaperon? Yan. May chaperon siya sa Kuya Jun. Eh, mabuti hindi yung conductor yung sinaman niya. Bakit hindi conductor yung sinaman niya? Ayun nga po inaisip ko, ba't hindi si conductor ang sinaman niya? Ay. Eh, di, yun na, may iba siyang kasama. Diyos ko, halos magkamukha sila. Takot ako. Eh, bakit? Bakit tanong mo mukha ng driver? Grabe mo. Mukha ng driver. Diyos ko, DJ. Oo. Basta, guwapo syempre. Asawa ko na siya ngayon. Asawa ko na. Ayun. Oo. Ayun, hanggang sa... Ayun, sabi sa akin, pwede ba kitang ihatid? Sabi ko, sige ka ako. Basta, pero nung sabi niya sa akin, ito siya DJ yun, nakikita mo. Asawa mo naman yan, ha? Asawa mo, ha? Ayan. Ito na to. Ito na si driver. Ang bait naman pala, eh. Ang bait naman, ha? Ang bait. Bakit ka tumawa? Ang bait naman, ah. Ay, mabait siya. Ang bait. Hindi yan. Ayun nga, pumasabi sa akin, sige, hatid kita. Okay, sige, pero yung lakad ko, nagmamadali ako na talagang layo-layo ko sa kanila. Pero sila, mga siraunan, sumunod talaga sa akin. Tapos yung tricycle, di ba, isa na lang yung kulang kasi pagsasakay ka ng tricycle, apat lang. Aha. Ngayon, isa na lang yung kulang. Nagsamakay ako agad-agad kasi yung parang hindi sila makasakay. Alam mo, ginawa nila, sumabit sila sa tricycle. Diyos ko, sabi ko, makakahiya itong mga to. Hindi ko sa akin nakakausap kasi nahihiya ako. Tapos ayun, napagbaba dun sa amin. Pag-inatid po nila ako sa gate namin. Sa gate namin. Tapos pero sabi ko, sige na, ngayon alam mo na yung bahay ko, umalis ka na, para awa nyo na kasi yung mother ko, baka barilin kayo kako. Hinanong ko pa sila. Tapos ay umalis naman sila, tapos Sunday ata noon. Tapos basta nangyari yung mga Friday yung hinatid nila ako. Two days, mga Sunday, pumunta sila sa... Nagulat ako, nasa kwarto ko. Kinatok ako ng kapatid kong bakla. Sabi niya, Erica, may naghahanap sa'yo sa gate. Kasi yung bahay po namin, tsaka yung gate, malayo-layo. Sabi sa akin, Erica, may naghahanap sa'yo sa labas. Gate. Ang gwapong lalaki. Excited? Kasi ganun din yung... So, siyempre, excited ako. Wala akong ini-inspect. Walang nag-text sa akin. Walang nag-text. Hindi siya nag-text sa akin. Mga hapon yun. Tapos sabi ko, sino kaya? Sabi, yung pagsabi ng kapatid ko na, ang gwapo, magkasama, ang gwapo din, Eric, kasi mo nakilala yun. Sabi ng ganun sa akin. Sabi ng ganun lang. Yung kapatid ko. Eh, kasi nakapambahay lang ako noon. Naka-short lang ako. Napagsabay kasi, short lang ako. Ang ginawa ko, siyempre, postura si Inday. Sorry. Ayun nga. Postura si Inday, hindi pag excited ako, nagtatakbo pa ako, hindi na ako madama. Nagmamadali ako. Tapos? Hindi kasi, kailangan kasi hindi malaman ng mother ko kasi DJ, ang mother ko napaka-strict, sobra. Yun yung tipo na nanay na kahit nasa kalsada ka, mumurahin ka, sasabunutan ka, kukurte ka. Kaya sobrang strict. Hindi yun, napapunta na ako sa ano, sa... Hindi naman ako natapa, pero natipalok ako noon kasi nagtatakbo ko. Na ako, pagtingin ko dun sa gate, kasi yung gate namin parang butas naman siya. Pagtingin ko dun sa gate, agoy! Sabi ko, wow, nandito si Guwapo. Ewan ko, kambot sa langaw. Pero deep in siya, pero wag ka. Pumunta sa bahay, di ba? Tapos sabi ko, nagulat ako, may bit-bit naman siya. May bit-bit siyang pansit. Wow. May chaperon siya. Iba na naman ang kasama niya. Pero kamukha, sabi ko, kamukha naman sila. Sabi ko, yun nga eh. Sabi ko, bakit ang mga kasama mo, puro kamukha mo. Grabe siya. Bakit puro kamukha mo? Wala na bang iba? Wala na, parang wala na lang. Baka nga. Ngayon ba, sabi niya, pwede ba akong makit ng ligaw? Pero nagkumano naman siya. Sabi ka,
umak naman siya ng ligo sa akin, tapos may dali siyang pansit. Tapos sabi ko, ano yung bit-bit mo, syempre pagkain yun, baro ko ito. Alam ko, pagkain ng pansit para sa iyo. Ay, kinuha ko agad. Pagkuha ko agad, sabi ko, ay nako, yung mother ko nandito. Bawal kang pumasok. Mm. Bawal ako magpaligaw ka kung gano'n. Mm. Kaya nga nagpunta ako dito sa bahay mo para, kasi alam niya, dalaga daw niya. Mm. Kahit pa paano, may galang naman si Loco eh. Mm. Nakakatuwa naman. Ayun na sabi ko, hindi nga talaga po pwede. Bawal talaga. Kasi nga, strict si, mami. Ayun na. Nasa, sabi niya, kausapin mo na lang ako sandali. Okay, din na lang ang ginawa ko. Kinausap ko na lang siya ng ganyan. Tapos hindi nagtagal na ko, o sige na, basta huwag ka nang babalik ako dito, ha? Sa kanya, salamat na lang ka ako, Tapos sinasabi ko sa kanya na, hindi pa ako pwede mag-boyfriend ngayon kasi nga bata pa ako eh. 15 anos pa lang ako nun. Ay, 14, I think it's 14 kasi maandar yung araw nun eh. Maandar, mga ganun siguro. Tapos hanggang sa umuwi na rin sila, ganun. Tapos, hindi na, ang tagal ko na rin siyang hindi nakakunta. Nang time na yun. Pagtapos na yun, parang hindi na rin, pag sumasakay ako ng jeep, hindi na sila nasasakay. Hindi ko na rin siya nakikita. Hindi na siya yung driver ng gano'n. Tapos isang beses, nag-anak ako sa binyag. Nag-anak ako sa binyag. Eh, syempre, first time ko nag-anak sa binyag. Ah, nakikain ka sa binyag? Ay, syempre, nag-anak. Oo, Diyos ko. Ako ang pusa ng bahay namin pagkagabi. Ayun na, hanggang sa nag-anak ka sa binyag, syempre unang inom ko yun. Unang inom, kasi nga, bata pa ako nun eh. Napainom lang kasi nga, birthday. Mm. Tapos, ayun, hanggang sa na, syempre hindi pa ako maruong uminom, nalasing ako. Hindi na kasi nalasing kasi nakalakad pa naman ako, pero hilong-hilo ko. Ang bala ko, kasi yung binyag na yun, nangyari sa Pransya lang. Ngayon, ang bala ko, uuwi muna sana ako sa bahay ko sa Marikina, matutulog ako para uuwi ako sa bahay ng mother ko nang hindi nakainom kasi talagang tutubuhin ako ng nanay ko eh. Kasi dun sa Pransya, kilala akong tubo girl. Lahat ng tricycle driver dun tubo girl ang tawag sa akin. Bakit? Kasi yung nanay ko, tinutubo ako, sinusundo ako sa tricycle. Hindi pa ako nakakababa ng tricycle, tinutubo na ako. Inapos na ng tubo. Pero wag ka DJ, mas gusto ko tubo kaysa yung hose. Kasi yung host nagmamakat. Pumantay, pumasok ko sa school, may makat ako dito ng host. Host. Hindi, siyempre, okay na lang kasi nanay ko naman. Sabi nga nila, pag sinasaktan ka ng nanay mo, mahal na mahal ka. Sabi ko naman, sige, saktan mo ako ng saktan para alam kung mahal na mahal mo ko. Ayun na, hanggang sa ayun na. Balik tayo sa asawa. Ayun na, sa nalasing ako, bahala ko nga umuwi sa Marikina. Ngayon, may dinandun ako sa kanto, nag-atay na ako ng jeep at pampamabot na Marikina. May huminto sa harap ang kong jeep. Pakubaw. Ngayon, ibang jeep yun ni Lorenzo. Tinawag ako ng conductor, sabi ng conductor, ni, sakay ka na dito, tawag ka ng driver. Sabi ko, siyempre, lasing ako, hindi ko, parang hilo na ako. Sabi ko, sino ba yung driver mo dyan? Sino ba yung driver mo? At hindi ka nang ganun ako. Sumilip si driver. Sabi niya, oy, Erica, halika, sakay ka na. Sabi ko, sa Marikina ka ako. Sabi niya, sakay ka na, tingnan mo lasing ka. Sige na nga, pagtsatsagaan na kita. Sakay na ako sa harapan. Ngayon, tinawasan sa inyo, saan ka pupunta? Sabi ko, punta ako ka akong Marikina. Matutulog ako doon. Sabi niya, oo nga, tingnan mo lasing ka. Sabi niya sa akin, dito ka na matulog sa jeep. Doon ako matulog sa jeep. Doon ako sinakay sa harapan, sabi ng conductor. Ngayon, habang bumabiyay sila, andun ako sa bumabiyay sila, tulog ako doon sa may jeep. Backride, kumbaga naka-backride, yun nga lang, sa side ng conductor. Uso naman sa hobby ako ba yung backride. Kaya nga yun. Ayun, aga. Doon natulog ko. Sabi ko, sige, para hindi na rin ako bababa. Akit, panawag sa mga sasakyan. Kasi lasing na rin ako. Sabi ko, basta, kasi mga ano yung mga alas dos, alas tres at ang hapon ako nasakay. Basta, gigisingin mo ko nang bago mag-delay. Mga alas 5 o 5.30. Basta bago mag-delay. Sabi na, sige. Ito same day, nakatulog na. Nagising ako. Hindi niya ako ginising. Nagising ako sa busina ng sasakyan. Hindi ko kanina sasakyan. Basta nagising ako. Paggising ko, ala, pagtingin ko, madilim na. Patay ako na ito kay mami.
matinding tubuhan to ka ako. Mm. Tapos sabi ko, nagtanong ako sa kanya, bakit, sabi ko sa kanya, bakit di mo ako binising? Anong oras na ka ako? Sabi niya, alas 6 pa lang. Sigurado ka? Sige, bababa ako pagdating doon sa Pransya. Kasi nasa bandang Ligaya kami ng papuntang Kogyo. Mm. Sige, pagpunta ng Pransya, bababa ako. Pero hindi nangati yung ano ko, bibig ko. Nagtingin ako sa pasahero sa likod. Nagtanong ako ng oras. Sabi ko, kuya, anong oras na po? Sabi ng lalaki, alas 12 mag-aala una. Nang madaling araw. Sabi ko, kulog na doon. Patay ako nito, hindi ako pwede umuwi. Alam mo, sabi ko sa driver, hindi mo ako ginising ngayon kung saan ka pupunta. Isama mo ako. Yari ka ngayon. Ayun na. Grabe namang tulog mo yun. Ilang oras yung tulog mo? Hindi, DJ, kasi takot na takot ako sa mother ko. Mm. DJ, takot ako sa mother. Dahil niya sinasaktan ko, tinutubo nga ako. Ganun mo. Ayun, hindi na talaga ako umuwi. Ayun na yung araw na nagsama kami, January 21. Ngayon, January 21, anniversary na kami. Yeah. Hanggang sa yun na nga, sinama niya ako. Awa na, yung conductor nung jeep na yun. Ay, di ba, yun yung anak yun ng may-ari eh, ng jeep. Mm. Yung conductor, anak ng may-ari. I mean, say, may-ari ng jeep. Yes. Mayroon silang bakante yung bahay. Doon niya ako itinero. Sinama niya talaga ako, lukod. Pero may asawa siya, may kalibin siya, no? Tsaka may abad siyang anak. Sino itong driver na ito? Uh-uh. Itong asawa mo? Uh-uh. Hello? Hindi ko pa alam, DJ. Hindi ko pa alam na may asawa siya. Mm. Noon, hindi ko pa talaga alam. So, tapos? Kasi yun hanggang sa inilibin niya, kasi lagi rin siya nandun, may oras din siya sa akin. Mm. Kung nasan yung bahay na yun, nandun ako, may oras sa akin. Mm. Tapos ayun na, hanggang sa kami lagi nagkasama, kung saan siya bumabiyahe, kasama niya talaga ako. As in, kasama niya, hindi ko masasabi na may asawa siya. Ang sabi niya lang sa akin, uuwi ako sa nanay ko kasi mabibihis ako ng damit. Ay, may sakit. Uuwi daw siya sa nanay niya, bibihis siya ng damit. Sabi ko, sama mo ako sa nanay mo. Sabi niya, ay, hindi po pwede ba? Batuhin tayo ng timba noon, ng tabo. Ay ko, bakit? Pag sinama daw niya ako sa bahay ng nanay niya, babatuhin daw kami ng tabo at timba. Kasi gustong ko sumama sa nanay, sa bahay ng nanay niya. Kasi ina, sabi niya, bahay ng nanay niya, yung pala sa kalibin niya. Ayun nga. Pwede hanggang sa okay na lang ako, ganto. Ito na. That time, sabi ko, uuwi ako sa anong gusto ko. May baby na ako. Oh! So, ibig sabihin, hindi ka nagparamdam kasi sa nanay mo doon? Okay, nanay mo na ganito? Hindi. Tumatawag ako. Alam ng yung mother ko, kilala niya kasi yung naging kumpare ko. Yung kumpare ko kasi yung nag-invite sa akin para maging ninong at nina. Kilala ng mother ko. Ngayon, yung mother ko, nagtatanong doon sa kumpare ko. Nagsabi naman ako sa kumpare ko, okay, sabi ko sa kumpare ko, okay lang ka mo ako, sabihin mo kay mami, okay lang. Pero nagpapulis talaga si mami. Mm. Hinahunting talaga yung asawa ko. Pero sabi ko dun sa kumpare ko, wag mo ituturo ha. Nakikiusap ako sa iyo. Mm. Hanggang sa mother, tapos tawag kasi ako sa bahay namin noon. Hindi ako nagsasalita, pero mother ko na sumasagot. Alam ng mother ko na ako yun. Mm. Nakikiramdam lang din ako. Parang pakiramdam ko na yun na okay ako. Parang ganun. Hindi yun na, sabi ko sa kanya, uuwi ako. Gusto ko uuwi ako. May baby na ako para hindi na ako sakta ni mami. Oh. Ayun ang sabi ko. Sabi niya. So, January yun, tumigil ka sa pag-aaral? Hindi, pumapasok po ako noon. Pumapasok ka naman. Pero ang tanong ko, bago mo na lamang may asawa na itong, o may kalivin na itong asawa mo, may nangyari na sa inyo? Wala pa. Wala pang nangyari sa inyo? Ayaw niya akong galawin. Ay. Ayaw niya. Ay, ito na ikukwento ko. Oh. Sabi ko sa kanya na gusto ko magka-baby. Sabi ko, hindi ganun kandali yun. Hindi, gusto ko. Siyempre, bata pa ako. Nung 50 years old ako. Oh. Parang, kala ko easy lang ang lahat. Ito na. Eh di, ayaw niya talaga akong galawin. Sabi ko, hindi child abuse ako. Sabi, walang child abuse. Nare-regla na ako.
sabi ko ganun sa kanya, pwede ito na. Hindi ko alam na hindi pala siya marunong uminom. Mm-hmm. Eh, hindi siya umiinom, edi uminom. Isang beses nung pagtapos ng bumiya, ay hindi, ang ginawa kasi yung driver niya, ay yung conductor niya, yung anak, namiyari. Gusto matuto mag-drive. Gusto matuto mag-drive. Ito naman loko-loko kong asawa. Ito naman si driver. Gusto niya na matuto yung conductor na mag-drive. Kaya, ang ginawa niya, nag-stay kami sa bahay. Yung conductor ang buong biyahe. Ganun na nangyayari. Hindi na-stay kami. Dun. Nag-inom, sabi ko, ayun ang iniisip ko, mag-inom tayo, kako. Para matuloy yung balak ko. Pero, ano pa ako noon? Birhen pa ako noon. Mm-hmm. 14 anyos ka pa lang, 14 pa lang. And like, 15 na ako noon that time. Ba, mga ganon, 15 na ako noon. Yun, hanggang sa, eh di nag-inom kami, hindi ko lang, hindi pala siya marunong uminom. Ganon. Isang buti lang, nasipa ng Red Horse. Malasin sa tanga. Ang ginawa ko, ginagising ko siya kasi gusto ko may mangyari. Ginagising ko siya, nalasing na siya, isang buti lang yung pinaghatian pa namin yun, Diyos ko. Ginagising ko siya, gusto ko may mangyari sa amin. Hindi talaga siya nagising, alam ginawa ko, hinubad ko yung damit niya. Hindi siya nagigising. Hinubad ko yung short niya, hindi siya nagigising. Hinubad ko yung brief niya, hindi siya nagigising. DJ. Ang ginawa ko, di ba hubutubad na siya? Naghubutubad din ako. Naghubutubad din ako. Kumuha ko ng ketchup. At toyo. Nilagay ko dun sa higaan. Pinatak ko. Ebi, natulog kami. Tulog kami. Nilagyan ko yung higaan namin. Tulog kami. Kinabukasan. Nagulat siya. Pagbukas niya ng kumot. Bakit kami nakahubutubad? Sabi niya, uy, ginising niya ako. Bakit tayo nakahubad? Sabi ko, ay, para kang tanga, di ba ginalaw mo ako kagabi? Ay, sabi ko sa kanya, di ba ginaik mo ako kagabi? Sabi niya, hindi, tulog ako. Anong tulog ako? Sira, unok to ah. Sabi ko sa kanya, parang talagang pinipinig ko may nangyari sa amin. Eh, sabi niya, sabihin mo sa akin yung totoo, bakit hindi ko alam na may nangyari sa akin. Sabi ko, kasi nga lasing ka, hindi mo ang ginagawa ko. Eh di ayun na, after, eh di nagbihis na siya, parang pero inisip ko na, siguro alam niya na talaga may nangyari sa amin. Eh di, ito na, mga 2 days or 3 days ato lumilipas, inong ulit ka. Eh di nagsabi na ako sa kanya, oh may nangyari naman na sa akin, baka pwede naman. Kaya muna ako ng ano, ikaw na mismo magyayaya. Kasi ayaw na talaga. Ay di, ito na. Sabi niya, ay di, okay, sige na, usap kami, usap kami. Tapos sabi niya sa akin, sigurado ka ba may nangyari sa atin? Oo, may nangyari na sa atin. Ay di, ito na yung sinilago. Sabi niya, sige, mag-iinom muna ako ha. Tatagil lang ako ng konti. Parang, ayaw niya akong ano yun ang normalis na kasi natapasok talaga. Sige. Ayun nga, sorry. Tapos hanggang siya, pinanong niya, nag-inom siya. Sabi ko, konti lang ha, para makakitos ka ha. Ay, di inom siya ng 2 or 3 inom lang kasi lagot ka kasi hindi siya umiinom siya. Ay, di ito na. Ito na, tuwang-tuwa na ako ng DJ. Ay, di ito na. Sa ando na kami sa position na yun. Ito na, pumatong na si Manoy. Nanginom, inaano pa rin niya, inaakma pa lang niya. Sabi niya, sandali, bakit parang hindi naman ano? Alam mo ba ginawa ko, DJ? Di ba nasa ilaba siya? Binaon ko siya. Pinalupotan ko yung katawan niya ng paa ko, nang makita ko. Binaon ko talaga siya. Tumot mo na ako. Tapos ang nangyari, eh kasi hindi naman ganun kalaki yan. Maliit na. Yung ulo pa lang. Yung ulo pa lang ni anak ko hanggang pumasok. Sabi niya, sandali. Parang nasaktan din siguro. Alam ko, hindi ko alam. Sabi niya, sandali. Hindi, wala pa nangyayari sa atin dati. Sabi ko sa kanya, tanga ka. Takapa.
pasok na yung ulo. Diretso muna. Bilisan muna. Ewan ko. Ambot sa langaw. Ginanong ko na lang. Hanggang sa ayun na. Hanggang sa doon na nangyari. Vlog na nangyari sa amin. Sabi sa akin, alam mo, kung pwedeng kasuhan ng baba ng rape, nakasuhan ka na. So, wow, juicy ka pa. Hanggang sa, yun na nagka, ano na, may nangyayari na sa amin. Ang bilis ng pangyayari hanggang sa, inaraw, ginabi-gabi namin, alam mo, hindi ka maniwala, kahit ako, hindi ako maniwala na. 2 weeks straight, 11 p.m. until 6 a.m. Walang tigid. Walang bunuta. Hindi, although, sige, 11 p.m. to 6 a.m., bubunutin yun isang beses. Swerte mo na mabunot ng dalawang beses. Pag-iihi. Huwag ka, DJ. Grabing kalibugan. Ay, open-minded naman. Di wala dito. Hanggang sa, yun na. Grabe, hindi ko rin akalain na magagawa ko yun. 11 p.m. mag-start kami hanggang 6 a.m. Kakain ako ng dugaw. Naandyan siya sa ibabaw ko. Hindi binubunod. Kasi ikaw 14 anyos ka pala kasi masyado ka kasing hot noon, no? Tapos yung lalaki nasa ilang taon na yon? 25 siya noon. Ah, mainit pa rin. Nasa edad din. Oh, nasa edaran kasi namin pa yung hot noon eh. Tsaka yung pa yung mga nakaw na sandali. Mm-hmm. 2 weeks namin in-straight na ganun yun. Na as in talagang 11 to 6, 6 a.m. Grabe, walang bunutan. Sabi ko, talaga. Oh, sabi ko sa'yo, kakain ako. Yung pagkain nasa gilid ko. Sa gilid ko. Nandiyan na sa ibaba ko. Ibot mo na ako. Hindi pa pwedeng hubutin. Eh, mabuti naman ngayon, yung bahay na yun, pinahiram sa inyo ng... ng ano, ng may-ari ng jeep. hindi nga alam nung nanay. Ang nakakaalam, yung anak lang, yung doktor. Hanggang sa nangyari na nalaman na nung nalalang nanay. Hindi pumunta doon, natutulog ako pumunta doon. Kasama, nandun din yung lalaki, yung asawa ko. Nagulat na lang kami, kumatok, tsaka sinira yung pintuan. Yung may-ari ng bahay yun, may-ari ng bahay. Oh, Diyos ko po. Hindi ko na. Nagulat na pero kasi hindi ko naman kilala. Ang laki. Sexy pa na. Sexy pa naman yung nanay. Pero siya na lang ang kumausap hanggang sa tama ng Diyos ka. Naging ka-close ko kagad yung ano yung babae, may-ari. Nanay naman. Pero tika lang, may asawa itong lalaki ni ito. Apat yung anak na makilala mo na, 25 anos. Oh, I think, opo. Apat na yung anak. Imabuti hindi kayo nabol-habol, hindi nagtaka yung asawa, no? Yung kalivin niya, hindi umuwi. Hindi, yung... ito na. Ito na, umuwi po siya pero hindi ka na. Tapos ito na hanggang sa nabuntis ako nung March. Everyday ko tumatawag sa mother ko. Tapos nagtabi na ako sa kanya nung mga February ata. Wala na ako. Din ako dinadat na. Although, kasi nung January kasi nagpabili pa ako sa kanya ng napkin. Oo, so talaga pinabili ko kasi hindi ako lumalabas ng bahay. Kung hindi siya babiyay lang. Tapos nagtanong sa akin ng mga February. Sabi niya, bakit? Sabi ko sa kanya, sabi niya, bakit hindi ka nagpapabili sa akin ng napkin? Para naisip niya na rin ba? Kasi alam niya na buwan nagkakaroon ng girl. Sabi sa akin, ay hindi, nagpapasador lang ako. Pero nag-iisip na rin ako noon kasi alam ko, siyempre ako babae ako. Nag-iisip ko na lang. Tapos hanggang sa nagsabi ako sa kanya, if panamabuntis mo ako, pananagutan mo ako. Gumanon ako sa kanya. So sabi sa akin, bakit? Parang nag-aalangan pa siya. Wala lang, sakasakali lang ako. Sabi niya naman sa akin, oo naman, pananagutan kita. Nung narinig ko yun, parang wow, parang umokay ako. Hanggang sa nag-birthday ako ng March 16. Pero pumapasok ka pa nun? Nung March 15, ayun pala, doon ako nag-15 nung March, doon pala ako nag-15 years old nung March. Tama ba?
Mm, yun na yun kasi 14 yun. Mm. Ayun, parang yung March 16 nag-birthday ako, yun na. Tapos sa hindi, 16 na ako nung kasi 16 ako ng anak, yung November ako ng anak. Mm, 16 yeah. Na. Oh. Hanggang sa nag-birthday ako nung tumawag ako sa mother ko. Dun nung birthday ko, hindi pa ako nasasagta sa telephone. Sabi ng mother ko, alam ko Erica, ikaw yan, umuwi ka na. Birthday mo ngayon, hindi na ako galit sa'yo. Mm. Pagka mag-alala, hindi kita tutubuhin. Sabi ko muna sa mother ko, sure ka ha? Dito ko takot talaga. Sure ka ha? Huwag mo akong tutubuhin ha? Huwag mo na akong sunduin ka ako sa baba. Pupunta na lang ako dyan sa bahay. Antayin mo na ako. Masaya, sige, umuwi ka at maghahanda ako. Ito na, umuwi ako nung araw na yun. Ang sabi ako sa kanya, uuwi ako sa bahay namin pa. Gumano. Tapos hindi ko sinabi na buntis ako. Hindi ko sinabi yung buntis ako. Mm-hmm. Hindi ako nagsabi yun sa asawa ko. Sabi ko, uuwi na muna ako sa bahay. Sabi ko, ayoko na. Parang gumano na lang ako sa kanya. Mm-hmm. Kung ano lang mangyari, magsabi na lang ako sa'yo. Hindi uuwi ako sa bahay. Mm-hmm. Hanggang sa dinala ako ng ate. Hindi ba, doon na, una ka uwi na ako sa bahay. Ang ginawa po ng mother ko, hindi, nung ano kasi yung fourth year na ako noon, nag-aaral ako nung DJ, di ba? Tesbo na ako noon. Mm. Tesbo na ako noon. Tapos hanggang sa, nakilala rin ako sa school na, ano eh, na ako yung nag-una na buntis na nag-graduate. Parang ganun daw, yung sumat sa. Kasi nung nagmamarcha kami, nahimatay ako noon yung pala, doon nila na nabuntis ako. Kasi nga, di ba, init, parang yung practice na. Hindi na ako sabi ng principal na hindi kita paaakit ng stage kasi ang pangit mong imahe sa mga estudyante. Sabi ko, hindi. Tututusin niya, ang ganda kong imahe sa mga estudyante. Ang bakit? Kahit buntis sa husok, makatapos, di ba? Ay, nasa akin. Di ba? Di ba? Totoo naman. Kasi wala akong nagawa. Sabi niya, sige, hindi nagpapaakitin. Pero makukuha mo yung ano mo. Mother mo yung kukuha ng diploma mo. Hindi ka lang tutungtong sa stage. Okay na lang. Sige. At hindi na ako pumasok na niya na yan. Tapos hanggang sa, yun nga, umuwi ako sa bahay namin. Hindi rin alam na mother kong buntis ako nung March 16 ng birthday ko. Ah. Umuwi na ako doon. Hanggang sa humingi na lang ako ng sorry. Hanggang sa, yun na lang, ganun. Tapos, nung pagtapos nung kinabukasan, dinala ako ng ate ko sa Nueva Ecija. Nagtrabaho ate ko doon ako sa bahay nila. Nagbantay-bantay ako. Hanggang sa, nung ate ko kasi, hindi ko alam kung nagpa-check up siya dun sa parang magaling na manghuhula. Hindi ko alam kung manghuhula. Yung manghihilot ba? Oh. Yung manghihilot. Tapos, yung manghihilot na yon ang galing niya kasi alam niya buntis yung tao. Kasi, apat kami nun eh. Yung dalawa, nahulaan niya kagad na buntis. Pagtingin pa lang niya. Ang ginawa ko, lumabas ako ng bahay. Hindi ako, pumasok ako, tapos lumabas ako kasi natakot ako nga. Yung dalawa namin kasama, nagpatingin dun sa matanda na kung buntis sila. Ah. Eh ako, alam ko nang buntis ako. Takot ako. Kasi baka makita ko ng matanda, mapuna ako. Yung pa na sa way kong ginawa kong yun, dun pala ako mapupuna nung matanda na lumaya, na lumabas ako kasi mumutla ako. Nung natatakot kasi ako. Yan nga. Tapos tinawag, sabi nung matanda dun sa ate ko, tawagin mo yung bata na yun, oh. Kasi sa cemetery yun, DJ. Yung bahay ng matanda sa cemetery, oh. Sa cemetery siya. Ngayon, lumabas nga ako ng pinto kasi nga natatakot ako, sasabi na lang yung matanda. Tawagin mo yung isa mong kasama kasi baka mapaglaruan siya, buntis pa naman. Sabi ng gano'n, alam mo kung kanina sinabi, dun sa ate ko. Ngayon sabi ng ate ko, hindi po buntis yan, bata pa ho yan. Sabi niya, tawagin mo, edi nung tinawag ako ng ano, ayun na lang kwento sa akin. Nung tinawag ako, tapos sabi niya sa akin, ineng, peram ako ng kamay mo. Diyos ko, ang galing niya, hinawakan niya lang yung, ito ba? Hinawakan niya lang. Sabi niya, buntis ka, 2 buwan. Alam ko na 2 buwan. Bilang ko na rin yung that time. Kasi diba January may nangyari sa amin. February, March, umuwi. 2 months na yung chunk ko na umuwi. Nagkag na siya. Ayun. Hanggang sa, Diyos ko, nung nalaman ang ate ko na buntis ako, umiyak yung ate ko sa harapan ko. Nag-float. Diyos ko. Sabi niya, anong gagawin natin dyan? Lagot ako kay mami.
parang inaako ako ng ate ko sa mother ko hanggang sa umuwi kami nang sa bahay na pinitira namin sa mother. Tumawag ng ate ko na, "Mami, si Erica may problema. Buntis." Naku, yung mother ko naglulumta, nag-iiyak. Ayun. nag-iiyak din. Hanggang sa dumating na na, pati yung kuya ko nandun na. Sabi ng mother ko, "Sige, pauwiin mo bukas yan dito sa Kogyo." Umulit ako ng Kogyo. Pagdating ko dun sa bahay, yung mother ko, magang magayong mata ng mother ko. Hanggang sa, kinausap na nila ako na, anong bala ko mo dyan? Sabi ko, kasi nung kinausap ko yung tatay, sasagutin naman daw. Kasi nga diba nagsabi na ako sa kanya tatay. Sabi niya, "O sige, ipakita mo sa akin yung tatay niya. Pero anak mo sa akin, sana ayoko muna eh, kasi bata ka pa." Ginagano ko ng mother ko. Sabi ko, kausapin ko muna. Hanggang sa pinuntahan, yung gabing yun, as in yung gabing yun, hinagilap ko si husband. Inabangan ko talaga siya. No? Hanggang sa, kinausap ko, sabi ko, ito na, buntis ako. Doon ko lang sinabi sa kanya, buntis ako. Sabi sa akin, "Ba't ngayon mo lang sa akin sinabi?" Sabi ko, "Ano, hindi ka ready? Kung hindi ka ready, okay lang ka ako sa akin. Basta, gusto ko lang malaman yung sagot mo." Sabi niya, "Sige, paninindigan ko. Halika, pupunta tayo kay mami." Yan, nung gabi na yun, dinala ko na siya dun sa mother. Sabi ng mother ko, "Erica, mag-isip kang mabuti." Sana mag-isip kang mabuti. Sabi niya, "Ang magbubuntis hindi basta." Saka nakita niya rin kasi yung asawa ko noon, ayaw niya rin dati. Ayun nga, hanggang sa, ayun na lang, hanggang sa, ito na, hanggang sa, okay na, hanggang na buo na lang namin, sige na pag, pero yung father ko talaga itinakwil ako. Sana sa akin, huwag mo kong ituring na tatay. Huwag mo nga hawakan yung mouthpiece kasi medyo masakit yung tainga. Oo. Ayan, sabi niya sa akin, huwag mo na ako ituring tatay, hindi na kita ituring anak. Wala akong nagawa. Umalis ako, no? Pero alam mo, DJ, nung simula nung pagtanggap sa akin ng mother ko na buntis ako, at saka yung pagtanggap na sasawa ko na, parang, sige, umalis kayo kung saan mo gusto. Kasi nga, nung araw na yon, parang feeling ko, wow, I'm free. Kasi nga, napakahigpit ng mother ko. Siguro dahil nga ako, nagawa ko na lang din yung kasi nagrebelde ako. Parang rebelde dahil nga sobrang higpit. Yung yes. Gate namin may kuryente, ha? May kuryente. Bawal na yun ngayon. Bawal na yung maglagay ng kuryente sa ano, sa mga pader. Bawal na. Bawal na yan. Noon kasi okay pa dahil nga. Tsaka kasi yung bahay na doon kasi namin ilalag yung bahay doon. Kaya may ganun sa handa. Ganun sa yun na. Naipanganak ko na yun. Napanganak ko na yung panganay ko. No? Panganak ko na. Tapos, panganak ko na yun. Biglang pumunta sa akin yung may boyfriend kasi ako talaga noon dati. Yun. May boyfriend ako. Hanggang sa pumunta doon sa bahay. Doon ang legal yung boyfriend ko sa mother ko. Ngayon, kasi yun kasi balak namin magsama na rin. Dahil sa probinsya nung boyfriend ko. Hindi nga ako natuloy nga. Dahil nga dito sa asawa ko. Ngayon, nagpunta doon yung boyfriend ko. Kinausap yung mother ko. Hindi ko talaga alam na pumunta. Hindi ko alam. Ngayon, kasi nasa bukod na bahay kami ng asawa ko. Nagbukod na kami ng bahay. Yes. Ngayon, kinausap ng mother ko yung boyfriend ko. Tapos pag alis ng boyfriend ko, tinawag ako ng mother ko. Erica, halika nga dito. Paglabas ko, siyang parang kliwa ng mother ko. Pak! May asawa yan, sa? Sabi ganun sa akin nung nung nanay ko. Kakana-kana. Pak! May anak yan, di ba? Hindi ko nga kasi alam. Sandali, hindi. Wala ka ako. Nung tinanong ko, sabi niya, meron yan. Sabi niya, nung boyfriend ko niya. Sabi ko, kailan naman sinabi? Ngayon kaalis na. Tapos ko tinawag ko yung asawa ko. Tinanong ko, ikaw ba may asawa at anak ka? Doon siya umamin sa mother ko. Diyos ko, doon siya umamin sa mother ko na hindi ko alam.
bukas. Pero sabi na lang niya sa mother ko na huwag po may asawa at anak po. Pero hiwalay na po kami nung asawa. Kumbaga, nagsasama na lang kami sa bata. Ayun ang sabi. Ayun, hanggang sa... edi, sabi niya ang mother ko, umalis ka dito, hindi kita tatanggapin kasi broken family kasi kami. Ang gusto ng mother ko, gusto ng mother ko na bumalik yung asawa ko dun sa asawa niya. Buuin daw yung pamilya kasi may anak. Kasi ang mother ko, syempre, pusong nanay pa rin na gusto niya. Ayaw niyang masisabi niya, ayaw kong manira ka ng pamilya. Sabi sa akin ng nanay ko, hayaan mo siyang umalis, buuin niya yung pamilya niya kasi anak. Ganun din ang gusto ko sa mga sabi mangyari. Kasi pinaalis na lang yung ano ko, yung asawa ko. Ayun na. Tapos, ang nangyari, itong diin niya asawa ko. Sabi ko na mother ko, hindi naman kita pagbabayaan na, ay, hindi naman kita pagbabawalan na dalawin yung anak mo. Anak na lang ha, wala nang kayo. Sabi ko na. Hindi ito na. Si Dalaw. Dumalaw si Dudong sa anak niya. Ayaw na sana ng mami. Kasi pag dumalaw si Dudong, takot yung nanay ko. Siyempre, may tendency. Susunod yung babae. May mangyari. Hindi yung susunod yung babae. May mangyari na naman at mabuntis na naman ako. Ayun. Pero hanggang na, nalaman na rin nata ng asawa niya na naging kami, parang ganun. May anak siya. Nalaman na rin. Oo. Nalaman na. Siyempre, imposible naman na sa tagal-tagal na, diba? Hindi niya alaman. Ganun. Hanggang sa, hindi, dumalaw yung asawa ko doon. Ang gusto ng mother ko, pag dumalaw yung asawa ko, doon sa bahay ng mother ko, hindi sa bahay ko. Kasi may bukod akong bahay. Kasi niya, pag dumalaw, nandoon sa bahay ni mami. Tulog isang beses, tulog yung anak ko. Di nandoon sa bahay ko yung anak ko, natutulog. Doon ko na lang pinapasok yung asawa ko sa bahay ko. Hanggang sa, edi kami na lang nandun. Sinarado ko yung pinto at bintana. Kasi may lagnat siya noon eh. May lagnat kasi siya, syempre, diba? Gusto ko siyang hilutin. Kahit pa paano, diba? Hinilot ko siya. Sobrang hilot na. Sobrang hilot na. Yot. Oo, hilot yung ano. Happy ending. May nangyari. Nagulat o, tapos? Nagulat yung nanay ko. Bakit nakasarado yung pintuan at bintana? Kumato. Pagbukas ko. Nakatawil na lang ako. Yung kasama ko, nakatawil na lang ako. Ewan ko, ambot sa langaw. Sabi ng mother ko, bakit nagsara ka ng bintana at pintuan? Sabi ko, hindi, yung hangin ka ako. Baka pumasok. Sabi nga, bakit nakatapis ka? Hindi kasi ano, pause na pawis pa ako noon. Hindi kasi ano, nagbad nga ako ng dami kasi sobrang init, nakita mo. Sabi mo, sinara mo yung pintuan at bintana para hindi makapasok na. Bakit ngayon nagre-reklamo ko taka-pout? Ay, nasino ba ang tao dyan sa loob, Erica? Umamin ka nga? Sabi ko, wala. Ang tanga lang, yung chinelas na ang dun sa labas. Chinelas? Nakita? Chinelas? Buksan mo yung pintuan. Kasi nakaharang ako sa pintuan. Hindi ko napapasok yung mother ko. Wala nga akong kasama dito. Eh bakit, ano yung naglakad yung chinelas mag-isa? Sabi ko, ay hindi, naiwanan niya yan. Ang sinuot niyan sa, yung huli niyang punta niya dito. Ang sinuot niya yung sapatos ko, kako. Ay nang sabi ko na lang. Hanggang sa, ang tanga kasi umubo. Umubo si tanga. Narinig lang namin. Hanggang sa yun, tinulak na ng nanay ko yung pintuan. Ang sabi ng nanay ko, ang dadalawin mo dito bata, hindi bahay bata. Ang sarawat. Ayun na, hanggang sa okay na, naging okay na kami. Hanggang sa
Tapos binig yung sabi niya sa akin, gusto niya daw niya makipagsama sa akin. Sabi ko, okay, sige, bibigyan kita ng palugit. Ginanong ko talaga siya. Kung talagang seryoso ka, bigyan kita ng palugit. Bigyan kita ng 2 weeks. Kailangan nandito na sa bahay. Ginanong ko siya. Hmm. 1 week pa lang, DJ, nasa bahay na siya. Hmm. Dala niya na yung mga gamit niya. Hmm. Nagulat ako. Dala niya na yung mga gamit niya. Iba paano yun? May asawa niya, tapos apat yung anak? Oh. Hindi, hiwalay na sila. Kasi yung nahuli din daw niya yung babae na may asipin. Kasi akala niya, akala ng babae, babiyay siya. Huh. Yung pala hindi siya bumiyay, nahuli niya dun sa bahay. Kumpare nila. Iba talaga si kumpare, no? Ayun ko. Ayun na. Doon na siya umuwi sa akin. Ayun na. Hanggang sa nagsama kami. Tapos hanggang sa naghiwalay ulit kami eh. Kasi parang ayaw talaga sa kanya ng mother ko pa nung una. Kasi nga gusto talaga ng mother ko buuin niya yung pamilya niya. Kasi nga may anak. Nagkaroon ako ng asawa. Nagkaroon ako ng kalibin na iba. Oh? Nanay ko... Nanay ko yung nagbigay ng lalaki. Eh, parang hindi naman nagbigay. Eh, nanligo din sa nanay ko yung lalaki. Aha. Pero paano yung asawa mo na yun? Di ba nagsama na kayong dalawa o tapos? Talagang pinaalis ng mother ko. Ayaw talaga ng mother ko sa kanya. Oo. Tapos? Kasi nga gusto talaga ng mother ko na... No, mabuo yung pamilya. Di umalis ng asawa ko. Tapos yun nga na may ito palang dumalaw sa akin ito nang huli yung asawa ko. Mm. Yun yung araw na nanligo yung namanhikan sa akin yung lalaki. Wala. May namanhikan sa akin lalaki. Hanggang sa, ayun na, sabi ko nga nandun yung namanhika na yun. Ang daming pamilya. Diyos ko, nandun lahat ng pamilya ng lalaki. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ba't hindi nyo malakuin namin yan? Nandun yung asawa ko. Daling parang lalong nandun yung asawa ko. Siyempre, di ba? Usapang ano na yun eh. Hanggang sa hinila ko ng mother ko dun sa bahay. Ng mother ko kasi yung asawa ko nandun sa bahay ko. Iniwanan ko muna tsaka yung anak ko. Hanggang sa yun na, nandigo sa akin na manhikan. Mm. Hanggang sa, ayun na, ang nangyari, nakalibin ko na yung lalaki dun sa bahay. Hala. Tapos, ang usapan namin sa barangay, sa police, yung asawa ko magsustento sa asawa ko, sa anak ko. Yung asawa ko magsustento sa anak ko. Mm-hmm. Dadalaw lang, pero, magsustento sa anak ko, wala nang kami, parang ganun. Kasi may kalivin. Sino ba itong kalivin mo na ni-refer o gusto ni nanay mo, kumbaga? Kapitbahay lang namin ito nun eh. Mm. Matanda na rin, pero kasi may anak na rin yun. Anak na rin, pero walang asawa. Mm-hmm. Pero kasi, yun nga, kasi kakilala nga, siguro kakilala. Dahil matagal na rin talaga may gusto sa akin, estudyante pa ako. Mm. Hanggang sa dumating sa time na nakalibin ko siya. Mm-hmm. Yung asawa ko, hindi na rin pumupunta na lang doon. Dadaan na lang sa bahay ko, pero hindi na papasok sa bahay ko. Dadaan na lang para makita yung anak ko, kanya na lang. Kasi syempre, parang respeto na lang din niya sa lalaki din. Yes. Pero yun nga, hanggang sa nakasama ko yung lalaki sa bahay, sinabihan ko siya na, ito, hindi, wag mo inspikin na, gusto kita. Kasi may gusto sa yung mother ko lang. Pero wag ka, DJ, napakabait niya. Siya nagluluto. Siya nag-aalaga sa anak ko. Mm-hmm. Ano trabaho nito? Malaman. Ano siya, nagpa-kargador ng bigas. Mm-hmm. Iyon siya. Mm-hmm. Napaka, bago niyang pumasok sa trabaho, nakaluto na yan, napaglaban niya na ng damit yung anak ko, na pati yung mga damit ko. Alam mo, pagtulog ako, siya magpapadede sa anak ko. Hihaangat lang niya yung damit ko. Dededede yung anak ko. Ganun niya ako kamahal, DJ. Mahal na mahal niya ako. Nakakasara. Tapos hanggang sa... Kasi ang may bisyo yung anak ko dati. Napagka madaling araw. Na hindi siya matutulog hanggat di mo ginaganyan yung duyan. Yung hagarin mo siya ng husto. Ang kala iduduyan mo siya ng matindi. Mm. May bisyo yung anak ko na ganun.
alam mo ginagawa niya, siya yung gumagawa nun, hindi siya natutulog papasok sa trabaho. To make the long story short, kasi medyo ano oras tayo, no? So, may kalibin ka nito. Tumagal po ba kayo nitong kalibin mo? Hindi. Ang ganso. Kunyari. Two weeks lang yun. Kasi, 2 weeks lang din. Siyempre, pero siyempre, may nangyayari sa inyo noon. Ganun, no? Tapos, kinasal kayong dalawa, hindi? Hindi. Wala. Kumbaga, ano lang kayo, nagtawag yung parents ninyo? Nag-usap-usap lang, ganyan? Oo. Kasi sabi ko, ayoko talaga. Tapos hanggang sa binila niya, sabihin sa akin, paano ba hindi ka lalabas ng bahay? Sorry. Binila niya ako ng table lahat, binila niya. Tapos pero hindi pa rin niya ako napigil na ikipagita pa rin ako sa asawa ko. Lumalabas kami ng asawa ko. ang ginagawa namin kasi yung asawa ko dapat masusustento sa amin. Ginagawa ko yung perang ibinibigay niya sa akin, sinasabi ko sa mother ko, ito yung sustento niya yung asawa ko. Ganun ang nangyayari. Hanggang sa, inayo na rin ako ng lalaki. Hanggang sa, tapos gagawin na yung birth certificate ng anak ko. Yung asawa ko pumunta sa bahay para gawin yung birth certificate ng anak ko. Nagalit yung mother ko. Hindi na rin kayo mapigilan. Sige, umalis na kayo. Magsama kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Hanggang sa, yun na, nagsama na kami talaga. Saan kayo napadpad? Kung saan-saan. Nakituloy kami. Una, nakituloy. Hanggang sa nangupahan. Ganyan. Hanggang sa, nag-decide ulit ako mag-aral. Mag-aral ulit ako ng college. Yes. Nag-enroll ako. Sabi ng kuya ko, sige, pag-aralin kita, pero, sige, mag-aral ka, patitirin kita sa bahay mo ulit. Kasi di ba may bahay ako sa Marikina? Doon ka tumira sa Marikina, isama mo, asawa mo, pero siya magpapa-aral sa'yo. Wala kang hihingi sa aming sustento. Hanggang sa, sige, nag-aral ako. Accountant. Hanggang sa, 2 weeks pa lang ako mapasok, Diyos ko. Nagdududuwal na naman ako. Hindi na ako pumasok. Sabi ko, buntis na naman ako. Pero hindi, 2 years na yung anak ko noon. 2 years gap naman yung anak ko. Pero ang masaklap niyan, DJ, napakasama kasi lahat ng anak ko, may kasabay ako ng mga anak. Diba? May kasabay ako nagbubuntis. Sino? Mga babae ng asawa ko, nakakabuntis. Nang babae pa si mister mo. Ako, napaka-babaero niya. Sobrang babaero. Eh, ang bait-bait naman na mukha kanina. Pinakita mo kanina, ang bait-bait naman eh. Hindi, although mabait talaga siya. Yun nga lang, ang problema ko lang talaga sa kanya, napaka-babaero niya. Tsaka alam mo, nakakagulat lang sa kanya, yung itsura niya yan, DJ. Siya ang ginagastusan ng babae. Totoo. At least may bigas kayo. Napaka. Oo, huwag ka. May nagsusuporta sa amin ng ulam. Driver, ito si Mr. Mono, driver. Driver ng jeep si Mr. Mono. Driver. Aha. Anong ruta nito? Cubao? Saan galing? Cogyo, Cubao. Papuntang? Oo, ang dami. Cogyo, tsaka sa Cubao. Ang dami niyang babae, DJ, Diyos. Wow. Kaya pag nagbubuntis ako, one time pa nanganak ako, yung isang babae, sa kabilang kwarto lang, sabay kaming nanganak. Oh. Ang lupo. Grabe ka. Tinanggap mo na nga, tapos sa ganung sitwasyon, tapos tumaga ka pa, no? Mahal, DJ. Totoo yan. Kaya alam ng pamilya kung gano'ng kamahal yung asawa. Hanggang sa pinakasal kami, father ko na tumanggap. Father ko na nagpakasal sa amin. Alam mo ba, araw ng kasal namin, ginagawa niyan sa bahay. Nanonood ng ng porn. Sinundukin ang kasal ko. Kasal? Araw na kasal ninyo?
Oo, nasa simbahan na. Ay, papunta na ako sa simbahan yun. Siya nandun pa rin sa bahay, nanonood ng porn. Siya nandun sa father ko. Kasi nga, parang bihado pa siya. Ewan ko, buot sa langaw. Siya pa yung bihado, nakakaloko. Ang tigas. Parang siya, ayun na, hanggang sa... Tapos hanggang sa, yun na, nakasal kami. Dalawa na anak kong nakasal kami. Mm-hmm. Di ba nanganak na ako sa pangalawa ko noon? Mm-hmm. Hanggang, tapos ayun na, hanggang sa itong pangatlo. Nung pangatlo, may babae ako. Mm-hmm. Nagkasakit na siya. Ayun na, doon na siya nagkasakit. Nagsisi na siya sa lahat ng katarantaduhan. Mm-hmm. Oo, hanggang sa kasi nag 50-50 siya eh. Ay. Yung kasi sakit ng driver sa likod, likod. Yung parang sakit sa likod. Oo, yung hindi yung pawis. Oo nga po, natutuyuan. Kasi nga dapat may ilagay yung spacer sa likod mo para medyo hindi mapotuyuan. Kasi yun yung sakit ko sa likod. Oo. Eh. Baka yung ubo hindi mawala-wala. Ubo ko sipon, you know. Totoo yan. Tatlo yung putas ng bahaga niya. Ayun na, hanggang sa sasabi ko pa pala, last pala noon ng babae, bago pala kami ikasal ng DJ, may babae pa siya, nag-text pa sa akin ng babae niya. Ang sabi? Tapos sabi ko sa kanya, in-invite ko yung babae, sabi ko, kung gusto mo, kung talagang gusto mo yung asawa ko, umatin ka sa kasal. Sinabi ko yung oras ng kasal namin, kung saan yung reception, saan yung kasal, kung saan yung simbahan. Nag-aantay ako, DJ. Nag-aantay ako. Pero kabado po. Tapos hanggang sa kinahusay, nabigyan ko siya na, huwag na natin ituloy ka ako yung kasal. Bukas na kasi yung kasal. Huwag na natin ituloy yung kasal kasi nagugulo na yung babae. Hindi, hanggang sa minesis naman yung babae na, tigilan mo na ako, gusto mo bang makulong tayo pareho? Kaya ano naman ako sa kanya. Pero yun na nga, yun na, yung pangatlong anak ko, DJ. Doon na siya naging malala. Sabi ko sa, kasi ng babae naman, babae pa rin siya. Sabi ko, pwede ba pagka ng babae ka, sabihin naman sa akin. Ayokong sa iba ko pa malaman. Ito ang gagong asawa ko, may babae. Sabi sa akin, ma, nasasabihin ako sa iyo. Na, ano naman yan, mahalaga ba yan? Oo, mahalaga. Okay. Ma, pwede ba pagbigyan ko, 3 months lang kami. Talaga ba? Talaga nagpaalam sa akin, DJ. Nagpaalam sa akin ng mga babae siya. Pagbigyan ko daw sila at 3 months lang daw sila. Ako naman siguro sa sobrang pagod ko na rin. Kasi siyempre sa araw-araw din parang lagi na lang siya may babae. Iyak ako dito, iyak doon. Parang yung pagsabi niya sa akin na yung ganon. Parang masakit eh, hindi talaga as in total yung sakit na sa akin. Sanay ka na eh. Alam mo yung, parang nasanay na ako. Oo, totoo yan. Hanggang sa, sabi ko, sige, bahala ka, yan naman ang gusto mo. Tapos hanggang sa hinayaan ko na sa DJ, tapos iyak na ako, naiyak sa bahay yung anak ko, sabi niya, ma, hayaan mo na si Pa. Kasi pati yung anak ko, alam na may babae siya, nakakasabay namin sa jeep. Nakabakrid yung babae, sasakay kami sa kanya, nandun yung babae, nakita na. Sabi ko, grabe. Yun na hanggang sa hinayaan ko na siya. Nung hinayaan ko siya, nagtaka sa akin, ba't hindi mo na ako inaasikaso? Kasi DJ dati, sabi ko sa'yo, pinaliliguan ko siya. Wow. Ako nagpapaligo sa kanya. Pupunasan ko siya ng tuwalya. Bibrukan ko siya, shoshortan ko siya, dadamitan ko siya, lalagyan ko siya ng roll-on, lalagyan ko siya ng gel, ako magsusuklay lahat. Ikaw na. Sana maranasan, sana all. Totoo yan, ganyan ako ka-sweet. Ganyan ako ka-sweet, sobrang sweet ko. Hanggang sa... Akin ka na lang? Ay, bakit hindi, DJ? Joke lang. Mahal ko yung sarili ko, ako na lang nagmamahal. Ha, pag-uwi ko, magkikita tayo. O tapos? Hanggang sa... Ginising lo kayo. Pinanap niya sa akin. Pero, although siyempre, asawa pa rin niya ako. Hindi ko pa rin nakakalimutan yun. Hindi ako matutulog ng gabi sa umaalis. Kasi ganun ako, DJ. Hindi ako matutulog ng gabi sa umaalis. Kasi siyempre,
asikasuhin ko siya. Mm. Pagsisindi ko sa nasigarilyo niya. Wow. Ipitin ko siya ng kape. Kumpleto pala. May chicks parang sa bar pa, no? Ganun ang ginagawa ko sa kanya. Asawa ka na. May asawa ka na. May mutsatsa ka pa. May GRO ka pang kasama. Hindi, kasi naninigarilyo siya din siya ngayon. Dahil nga, ayaw kong mapapagod siya. Ako magsisindi ng sigarilyo. Grabe naman. Diyos ko, huwag ka nga. Pag bumabiyahe yan, ako may hawak ng sigarilyo yan. Ako naggagano sa bibig yan. Mm. Hindi ko siya pinapahawak ng sigarilyo. Bumabiyahe siya. Ako humahawak. Ako nagpapakahirap. Ganun ko siya kamahal. Oh. Nakulang na lang. Kailangan ko yung talampakan niya. So tapos, ang nangyari, nagbago ka na dahil doon. So parang sawa ka na. Parang nabawasan siya pag bumamahal mo sa kanya. Alam mo, hindi ka pala aayaw dahil hindi mo na siya mahal. Mahal na mahal mo siya, pero pagod ka na. Pagod ka na. Pagod na pagod yes. ka na. Ganun siya. Doon ako umayaw. Parang ngayon, ito na yung feeling ko na mahal ko siya, pero pagod na. Alam mo yung, mahal na mahal ko naman siya kasi buong pamilya ko, alam nila na hindi ko kayang iwanan yung asawa ko. Dahil mahal ko. So, umpisa pa lang. Pero siya, oo, talaga. Hanggang ngayon, ganun. Ngayon, pero sa ngayon, sabi ko sa kanya, ngayon ka magloko, ayoko na talaga, kaya na kita iwanan. Siyempre, di ba, sa dami ko ng karanasan, ang dami ko ng paghihirap sa'yo. Hanggang sa dumating sa punto na yun, nasabi ko, ngayon umuwi siya ng probinsya kasi nga, nagkasakit siya ng 50-50 siya. Pinauwi ko siya ng DJ nang dahil sa akin, nakilala niya magulang niya. Bakit hindi niya? Hindi niya kilala. Hindi niya kilala? Hindi niya nakilala yung hindi niya nakilala yung magulang niya. Tsaka ang alam na magulang niya, patay na siya. Bakit? Ano yung pinto? Bata pa pala siya nang umuwi siya ng Manila. Hanggang sa wala na silang contact. Ako yung dahilan kung bakit siya napunta doon. Hinanap ko talaga yun. Pumunta ka doon sa probinsya nila? Hindi ako pumunta sa Facebook lang. Siyempre ngayon, ano na ngayon, di ba? Tinanong ko siya, may kakilala ka ba? Kasi yung hindi na siya makabangon niya, yung 50-50 na siya. Binubuhat ko siya, iihi siya, ako magbubuhat. Kasi nga, ano eh, hindi na siya makabangon. Hanggang sa, yun na, hanggang sa hinanap ko yung kapatid niya. At nagsabi sa akin, hinanap ko yung kapatid niya. Tinanong ko siya, kilala mo ba ganito yung pangalan ng asawa ko? Oo, kapatid ko yan, pero patay. Sabi ko, hindi pa patay ang kapatid mo. Sabi ko, nandito buhay yan. Kasi sabi ko, pwede ba siya umuwi dyan? Kasi ang gusto ng doktor, ikumpain siya, palitan siya ng tubig at dugo. Ayoko, kasi nga, baka doon na siya naman. E di sabi niya, iwi mo na lang ako sa bahay para makita ko man lang yung pamilya ko. Gumanan siya, na bago ako mamatay, makita ko man lang. Hindi, as you wish, sinabi ko kay daddy, o ganyan. Kailangan niya umuwi. Gusto mo siya na makita ng pamilya. Okay. Alatul. pinagaling muna namin siya ng 2 weeks to 3 weeks na gamutan. Everyday niya, 8,000. 8,000 everyday ng gamutan. Pinursigi ko yun. Punta ako dito, punta doon. Ma-enter ko, ganyan. Lahat kami nagsuporta sa kanya. Sabi ng nanay, napakatanga mo, no? Ito pa, DJ, napakatanga ko. Anak niya, anak ko na. Ah, anak niya. Yung apat niyang anak. Apat niyang anak. Anak ko na. Ako nagpapaaral. Ganun ang katanga. Choice ganun, mo yan. Ginusto mo yan. O, pwede mo namang takasan. O, pwede mo namang i-ignore. O. Kung tutusin. Sabi rin ng mother ko yan, pwede mo naman takasan. Pero alam mo, ginawa ng nanay ko, pati siya, inampun niya yung dalawa. Kumbaga, pinagtulungan namin kasi naawa na lang kami. Kasi nga, ayaw namin na ano yung ganyan. May pusong ano talaga kami ng mother ko. Mamun. Ang dami kong ampun, DJ, bata pa ako. Dami kong ampun. Dami kong paaral. Ayun naman ang kasarapan sa akin. Ang dami pong natulong. So ngayon po, okay lang. Ngayon, ang asawa mo sa anak po ngayon? Nasa Dumaguete siya ngayon. Andun sa parents ayun, siya? Ayun. Siya na nag-aalaga sa mga anak ko ngayon. Sabi ko sa kanya, magka na magtrabaho, ako na lang. Hanggang sa ngayon, DJ, pinagtatabuyan ko na siya. Baka may chika babes ka na dyan. Awa ng Diyos, nagtiro naman sa tanga. Nagtiro naman siya. Ako naman, nung napunta, di ba nandun siya sa lugar ko, dun sa tarantado siya. Ngayon ako napunta sa ano niya, sa lugar niya. Bumait.
bumait siya, parang ako naman ang nagloko. In short, meron ka? Noon, oo, noon. Noon, noon nandun ako. Noon nandun ako, alam niya. Nagsabi ako sa kanya. Aha. So, bali, nung nakauwi siya doon sa may probinsya, ikaw yung natira sa Metro Manila, doon nag-umpisa yung pagloko-loko muna naman. Hmm. Oo, parang hindi, nasanay na ako na wala na siya sa piling ko. Hmm. Na parang kaya na kita iwanan. Hmm. Parang ganun na. Hanggang sa, pero may naliligo sa akin sa Manila, oo. Pero nung sumunod ako doon sa probinsya, wala na. Kasi sabi nung nanay niya, mamamatay daw si Lito. Yung mamamatay daw asawa ko. Mm. Pumunta daw ako doon. Agad-agad. Mm. Ako naman si Edric. Punta naman ako agad-agad. Yung pala, pinlano lang pala nila. Para lang makapunta ako doon. Kasi ayoko talaga pumunta. Kasi nga, nakikipag-iwalay na ako sa kanya. Kasabi ko, okay ka naman na. Tama na. Yun lang, gumawa lang sila ng paraan para makasunod ako doon. Ayun lang, tumira na kami doon sa probinsya. Hanggang sa... Hindi naman sa sinasadyang paglolo ko, hindi naman kasi ang gusto mo mangyari, mahiwalay ka na sa kanya eh, na maggumaling na siya, so ibalik mo na doon, nakita niya yung mga parents niya, pamilya niya. So yung parang ayaw, parang kinuha mo yung tinik sa buhay mo, so naghanap ka naman ng iba na mapasaya ka, parang ganun. Kasi oo, kasi alam mo diba DJ, sa kwento ko pa lang na sobra yung hirap ko sa kanya. Sobrang paghihirap ko sa kanya, lahat ibinigay ko sa kanya, lahat. Lahat kaya ko gawin sa kanya. Sabi ko sa'yo, kulang na lang, dilaan ko talang pa kanya. Tapos, nagagawa niya pa akong paglokohan. Nagagawa niya pa akong, di ba? Nagagawa niya pa akong dagdagan. Napakasakit kaya. Hanggang sa napag... May nanay signal mo. Sabi ang ate ko, Erika, ayun, nalo talaga ako. Kaalaga ako sa kanya. Minsan niya nakakalimutan na. Hindi mas nakakalimutan. Mas inuuna ko pa talaga siya. Hanggang ngayon na, sa umuwi na kami ng probinsya noon, hanggang sa, siyempre, lalabas ako ng bahay. May nandigo sa akin. Pero hindi, open-minded naman kasi ako. Open-minded naman kasi ako. Hanggang sa, sabi ko sa kanya, Papa, may nanliligaw sa akin. So at least ngayon, gaano ka nakatagal ngayon sa may Saudi? Gaano ka nakatagal dyan? Magto 2 years pa lang. Magto 2 years. Sa saglit lang ha, tawagan kita ulit kasi may high signal mo. Hello. So at least dyan ka na sa 2 years mo. Nagbago naman ang semester. Kailan uwi mo dito sa Pilipinas? Mga June. Mga September. Okay. Malapit. Depende. Malapit na. So, pwede na. Nagbago naman siguro semester mo. Ikaw naman siguro, mabigyan mo naman siya ng chance ulit. Na? Oo naman, pero... Oo naman. Siyempre. Sige, Mama. Kasi medyo mahaba na yung oras natin. Tapos medyo, ano na. Ha? Maraming salamat. At least malaking halo-halo yung good vibes, may karanasan, may ano tayo doon, no? May nakuha tayong mga leksyon doon. At saka nakakabuti, na nakakainis, na nakairita yung kwento mo, no? Pero napatawa mo ako. Maraming salamat si Miss Erica, no? Next time may kukwento ko about naman dito. Oo. Sa ano mo na? Sa mga recent activities ba, Yodia? Sa mga problema mo dyan sa amo mo na nakakatawa o dyan sa mga boyfriend mo? Hindi, walang boyfriend. Basta may nangyari dito na hindi maganda na. Ha? Next. Ah, sige. May kakaiba. Dalawang beses pinasakit yung puson ko. Ow, shit. Salamaw. Sounds convincing. Buksan mo nga. Isa. Wag na, sa susunod na lang ha, Miss Erica, maraming salamat. Yes. Salamat, BJ. Thank you. Sige po. Likewise. May part 2 ba daw? Dalawang beses daw, pinasakit ang puso niya. Abangan!